Maligayang araw mga kabady. Sa araw na ito ay magre-react tayo ng isa sa mga video ni CRESSOF. Ito ay may pamagat na Tangkilikin ang Sariling Atin. Gawang Pilipino, Tatak Pilipino. Kaya mga kabady, ako ay samahan ninyo. Panoorin natin ang isa sa mga videos niya. Kaya wala na tayong hinihintay pa at simulan na natin. Ang mga bus ay nagpapatakbo sa buong bansa at nagmumula ito sa lahat ng mga anyo at sukat, mula sa maliit, kalawangin ng mga kahon hanggang sa malaki, mga mamahaling coach na dumaraan sa mga highway at kalsada ng Pilipinas. Ang mga ruta ay tumatakbo saan man sa bansa na may ilang mga kumpanya na tumatakbo sa mga isla bukod sa Luzon lamang. Ang Del Monte Motor Works Incorporated na kilala rin bilang Del Monte Motors o DMMW ay isang tagawa ng bus at truck, punong tanggapan sa lungsod ng Quezon, Pilipinas. Ito ay tinatag noong 1950. Ang kumpanya ay nag-aalok ng isang hanay ng mga truck at mga katawan ng bus para sa lahat ng mga pangunahing tatak. Isa rin ito sa mga nangungunang tagawa ng katawan ng bus dito sa atin. Kabilang ang Santa Rosa Motor Works, Almazora Motors Corporation at Heno Motors Philippines. Nakuha rin ang mga prangkisa na pinakamalaking kumpanya ng transportasyon sa Pilipinas na ang BLTB, Batangas Laguna Tayabas Bus Company at pinalitan ito ng DLTB, Del Monte Land Transport Bus Company. Ang Pilipinas Heno Partics Bus Body, ito ay isang tagawa ng Hapon ng mga commercial na sasakyan at diesel engine. Kabilang ang mga paras sa mga truck, bus at iba pang mga sasakyan na punong tanggapan ng Heno Tokyo. Ang kumpanya ay tinatag noong 1942 bilang isang corporate spin-off mula sa nakaraang tagawa. Ang Heno Motors ay isang malaking nasasakupan ng Nikkei 225 sa Tokyo Stock Exchange. Ito ay isang subsidiary ng Toyota Motors Corporation at isa sa 16 pangunahing mga kumpanya ng Toyota. Ang GV Florida Transport ay isang Heno RM Bus. Ang Baliwag Transit naman ay isang Heno RK Bus. Almazora Motors. Ang Almazora Motors o EMC ay isang tagawa ng truck at bus na punong tanggapan ng Carmona, Cavite, Pilipinas. Ito ay tinatag noong 1925. Ito ang pinakamalaking tagawa ng bus body sa Pilipinas batay sa kasalukuyang taunang benta ng sasakyan. Ang katunggali ng kumpanya ay ang Del Monte Motors Incorporated, Santa Rosa Motors at Heno Motors. Ang Victory Liner at 5-star Bonifacio Global City na bus ay mga halimbawa ng under ng Almazora. Santa Rosa Motor Works Incorporated. Ang Santa Rosa Motor Works Incorporated ay isang tagawa ng bus at truck na nagsimula ng operasyon noong October 2, 1987. Ay binubuo ng 100% Pilipino stockholder na ang pangunahing hangarin ay upang makabuo ng mga dekalidad na truck at bus na nakamount sa Nissan Diesel chassis at man chassis na binigay ng Colombian Motors Corporation. Isang kakayahang umangkop na sadyang naaangkop para sa pagpapatakbo ng lungsod at lalawigan. Ngunit kamakailan lamang pagkatapos ng pagsara ng Dewo Philippines, ang Santa Rosa ay kumukuha na ng ekstra mga pesa para sa mga bagong Dewo Bus. Ang Chair Transport, Golden Bee, Jam, Santrans ay kasama sa bus body brand ng Santa Rosa Motor Works Incorporated. Ang GSPG Bus Body, Bataan Automotive Remanufacturing o Bar Bus Body, kasama dito ang Dagupan Superlines, HM Transport Incorporated at RRCG Transport. Kuyo Bus Body Manufacturing kasama ang Sentrosa Transit at EES Transport. Andel Pel Motor, ang Malanday Metrolink, DC o MMP Transport Service Cooperative, Baclaran Metrolink at Pearl of Glory. ABTII na under na ng Jackliner. Ang ABTII ay tinatawag din na Autobus Transport Industry Incorporated kasama ang pakikipagsosyo sa Zhengzhou Yutong Group Company at Jackliner Incorporated. Ang Lucena Lines, Isarug Lines, Jackliner, Ilaville, Solid North, Pangasinan Solid North, Aspire Manufacturing and Rebuilding. Ang serbisyo nito ay sa pag-aayos ang isa sa mga nangunang kumpanya sa Pilipinas sa pagbibigay ng serbisyo para sa mga bus at truck. Ang kumpanya ay nakikibahagi sa pagmamanufaktura, muling pagtayo,
pagkukumpuni, pagbabago ng katawan, karapat-dapat sa daan at pagbibenta ng mga sasakyan na lahat ng uri, ang GE Express, Maixib Transit, City of Tarlac Bus. Mahalagang malaman natin na ang iba't ibang bus na nasa ating mga kalsada ay may kanya-kanyang tagawa at pinipiling brand. Ang pagiging matibay nito at dapat mapapakinabangan sa mahabang panahon ay isang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang. Kung inyong mapapansin, may mga tagawa na mismo dito sa atin. Nagpapatunay lamang ito na umaangat ang ating kaalaman at kaya natin makipagsabayan anuman o gaano kabilis ang pag-ikot ng modernisasyon. Hanggang dito na lang. At huwag kalimutan na mag-like and subscribe para palagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Paalam! Nagpaalam na siya mga kabady. So, dito lang tayo magtatapos. At kung meron kayong comment, i-comment dyan sa baba para mapasa natin sa susunod na video.